Sa kabila ng pagkapanalo ni Ryan Garcia kontra kay Devin Haney, ay hindi naman nawawala ang mga tanong na kaya niya ba itong magawa kung nakapasok ito sa weight limit at nagpigadi ng timbang tulad ni Devin Haney. Sa umpisa pa lamang na magkasundo ang kampo ni Garcia at ni Haney na maglaban ang dalawa para sa WBC Super Lightweight Belt ay wala na sa plano ni Garcia na makuha ito kay Haney, subalit desidido naman siya na muling ibangon ang kanyang karir. Ilang beses na ding sinabi ni Garcia na wala siyang pakialam sa mga belt at titulo dahil nga mas gusto nito ng mas malalaking laban. Sa kaso ni Garcia ay hindi na nga niya naman kailangan ng anumang kampyonato dahil ang kayang-kaya naman niyang kumuha ng mas malalaking laban at kumita ng malaki kaysa sa mga kampyon na tulad ni Haney na masasabing hindi ganoon kalakas ang market value sa mga manonood. Minsan na ding nagkamali si Garcia nang tanggapin nito ang mga kondisyon ni Davis na naging sanhin ng kanyang unang masaklap na pagkatalo, kaya naman sinigurado niya na hindi na muling mauulit ang ganong pagkakamali, lalo na at sa isang elite boxer din ang makakaharap niya sa katauhan ni Devin Haney. Kung sa laban kontra kay Davis ay pigampiga si Garcia sa 136 pounds catchweight kung saan mayroon lamang na 10 pounds na maximum na pwedeng maging i-rehydrate ang dalawa. Sa laban naman kontra kay Haney ay walang pakialam si Garcia sa 140 pound limit kung saan sumobra ito ng 3 pounds at pwedeng mag-rehydrate kahit pagaano kalaki ito. Bilang penalty sa pagiging overweight ni Garcia ay hindi na ito maaaring maging kampyon kahit na natalo niya si Haney. Bukod pa dyan ay nagbayad din ng $1.5 million si Garcia kay Haney para sa napagkasunduan nilang 500,000 per pound na isusobra ni Garcia sa weight limit. Sa kabilang banda ay naging advantage naman ni Garcia ang 3.2 pounds na sobra niya sa timbang dahil hindi na ito nag-effort pa na magpiga ng timbang para lamang makuha ang weight limit. Ayon pa nga sa former world champion at boxing analyst na si Timothy Bradley ay wala umanong ginawa si Ryan Garcia para subukan na ipagpag ang 3.2 pounds na overweight nito. Sinabi naman ng kampo ni Haney na hindi na din nila ginawang kunan ng timbang si Garcia pagkatapos na rehydration dahil na din umano sa pagtutulang ama at trainer na si Bill Haney. Ayon sa balita ay baka biglang umatras daw si Garcia kung ipipilit pa nila na kunan ito ng timbang pagkatapos ng rehydration. Hindi din naman magiging mabenta ang laban kung magpo-pull out si Garcia at ihahanap na lamang na replacement para lamang matuloy ang event. Alam naman ng lahat na halos si Garcia lamang ang nagdadala ng hype at nagbi-build up ng laban. Isa na din siguro sa dahilan ang pagbabayad ni Garcia ng 1.5 million kay Haney, kaya hindi na rin nila nagawa pang kastiguhin ang timbang na madadagdag kay Garcia. Kilala din si Haney bilang weight bully o yung sobra-sobra din kung mag-rehydrate, kaya naman kapansin-pansin ang laki nito sa mismong laban na. Bukod sa pagiging mautak ni Garcia ay naging dahilan din sa pagkatalo ni Haney ang pagsasawalang bahala ng kampo nito sa magiging timbang ni Garcia sa mismong laban na. Naging kampante na din siguro ang mga ito na ang pagiging kawalan ng disiplina at pagbibisyo ni Garcia ay naging dahilan kung bakit hirap na hirap itong makuha ang 140 pound weight limit. Kaya ang malaking upset loss ang sinapit ni Haney kasabay ng masaklap na knockdown na nalasap nito. Agad din namang nabawi ni Garcia ang ibinayad nito sa penalty kay Haney dahil ayon sa balita ay kumubra pa ng 12 million si Garcia mula sa 2 million na itinaya nito sa kanyang sarili na mananalo sa laban. Kung titingnan ngang mabuti ang ginawa ni Garcia ay ginamit nito ang social media para palabasin na nasisiraan na siya ng bait at hindi na interesado sa boxing, kaya naman naging plus 800 ang odds nito na sinamantala naman niya para tumaya sa sariling panalo. Hindi man nakuha ni Garcia ang belt mula kay Haney ay higit pa sa anumang titulo ang nakuha nito dahil sa ipinakita niya sa laban ay mas lalaki pa ang makukuha niya at siya na ang magkukontrol sa anumang gusto niyang ilagay sa kontrata. Sa madaling salita ay hindi nasisiraan ang ulo si Garcia at sa halip ay ipinakita nito kung gaano siya katalino at kagulang sa loob at labas ng ring.